yung tungkol sa tsunami, for, nung, yung nangyari na October 16, alam natin na yung epicenter ng earthquake ay nasa lupa. So, wala pag nasa lupa yung epicenter ng earthquake, hindi siya makakapag-generate ng tsunami. So, ang mahalaga dito is yung tamang awareness ng mga tao. Ang tatandaan natin, nagkakaroon ng tsunami kapag yung earthquake ay nasa, yung source ng earthquake ay nasa dagat. Tapos may classification yung FIVOX, dapat meron siyang taas ng magnitude, at least 6.5, tapos shallow yung earthquake. Mahirap naman sabihin namin kagad yun. So, ang kailangan natin gawin is yung makita or malaman ng mga tao yung natural signs. Ano ba yung mga natural signs ng earthquake? Yung first, pag nasa dalampasigan kayo, ang mararanasan yung earthquake ay halos hindi kayo makatayo. Yung strong ground shaking. Then it will be followed by yung unusual sea level rise or sea level fall. So ibig sabihin, unusual na nagkakaroon ng pag-atras, pag-ubas ng dagat. Tapos dapat yon 15-20 minutes babalik na yung dagat. Pag hindi siya bumalik ng more than 30 minutes, 1 hour, ibig sabihin, hindi yan tsunami. Umatras siya because of low tide lang. And then the third natural sign is yung rumbling sound. May maririnig tayong parang ugong, parang dagundong na coming from the sa dagat. Hindi magkakaroon ng tsunami nyo. Kasi nga, ang classification natin or ang ating standard natin ay 6.5. Bakit laging lumilindol? Kasi maraming mga pwedeng panggalingan ng lindol sa Pilipinas. Maraming mga earthquake generators tayo. Hindi lang naman dito sa Davao del Sur. Sa buong Pilipinas, ang average natin na nare-record is at least 20 earthquakes every day. So, meron tayong nare-record na 20 earthquakes and at least ang average ay mga 4 to 5 earthquakes per week yung nararamdaman ng tao. So, dito, yung nangyaring magnitude 6.3, pag nagkaroon ng strong magnitude earthquake, sinusundan siya ng mga aftershocks. So, ang natatala natin ngayon mula nung simula ng earthquake ng October 16 hanggang kaninang madaling araw, mga more than 700 na yung na-record natin din doon and more than 40 dito yung naramdaman ng tao. So normal lang yun. Normal lang na nagkakaroon ng aftershocks and most of these aftershocks naman, mas mahina na siya compared dun sa naramdaman natin noong October 16. Sir, sinabi mo kanina, sir, kung magkakaroon ng tsunami, dapat 6.5 saka shallow yung earthquake. Mm-hmm. How shallow, sir? Mga less than 30 kilometers. 30 kilometers from the surface. From the, kasi nasa dagat, doon sa seabed natin. Sir, maraming nang natatakot sa madalas na lindol. Sir, dapat ba matakot? Hindi tayo dapat matakot. Ang kailangan lang natin dito is yung tamang preparedness ng mga tao. We should instill or kailangan isabuhay ng mga tao yung earthquake preparedness. So kung naghahanda man tayo sa bagyo, kailangan din natin paghandaan yung pagkakaroon ng mga lindol. Gaya ng pinakita natin kanina, may mga sources ng earthquakes dito sa Davao del Sur, sa may Cotabato area. Ang tawag natin dito mga active faults. And anywhere there na gumalaw na fault, pwede siyang makapag-generate ng mga malalakas na pagyanig dito sa inyong lugar. So, yung preparedness, yung paghahanda, hindi siya natatapos sa lindol na to, kundi dapat patuloy yung mga preparedness natin ginagawa. It may last days or weeks, depende sa kung gaano magiging stable yung mga bato, mga faults sa ilalim. So normally, nakikita natin naman ngayon na pababa na yung trend ng mga aftershocks. So may mga instances kasi, for example, nung 1990 earthquake na matagal, mga buwan yung nararamdaman nila mga pagyanig. So dito, makakaramdam pa rin ng mga aftershocks, pero we expect na mahihina na siya. Hindi na siya kasing lakas noong October 16. Nangyari na siya. Mukhang yung 5.5 na nangyari ng bandang alas 8, may 8:30 na event, yun yung isa sa pinakamalakas. Yung ngayon may mga 4.8, 4.7. So nakikita naman natin na pababa na siya. Okay,
Yung term po kasing big one, hindi siya term na ginamit ng FIVOX. It's a term na ginamit ng media to describe a large magnitude earthquake that will happen to Metro Manila. But in reality po, every region, every province in the Philippines have their own big one. So, pwede nating sabihin may big one sa Davao City, may big one sa Davao del Sur. So, ano lang po yun, kumbaga sinasabi lang na, ay, may big one sa Metro Manila. But in terms of Metro Manila, yung big one na scenario doon is yung movement din po ng active fault, which is yung West Valley Fault na makakapag-generate ng 7.2. Ang ano lang po doon is, dahil sa medyo dahil sa crowded yung Metro Manila, madaming buildings, maraming tao, syempre mas maraming maapektuhan. Sir, base sa inyong estimate, sir, mga ilang magnitude ba ang pwedeng ma-generate ng earthquake sa mga fault lines na nandito sa Davao? Mga more than magnitude 6, may mga segments doon na more than magnitude 7 yung doon. Siguro, ito yung chance natin na maging aware sa mga pagkakaroon ng lindol. Dapat tama yung information na nakakalap natin. Huwag yung basta-basta nakikinig tayo sa Facebook, sa mga tweet, sa mga social media. We need to confirm yung mga reports and we have to listen to the mandated agencies. Kung tungkol sa lindol, tungkol sa pagsabog ng vulkan, you have to listen to FIVOX. Manggagaling kagad yung information sa FIVOX. So, paano kami makaka-reach out sa inyo? We have our contact numbers, we have the website. Nasa website po yung contact numbers namin. And we also have our official Facebook and Twitter account. So, kung mahilig kayo sa Facebook, siguro i-like nyo na yung Facebook ng FIVOX, yung official Facebook page ng FIVOX, para immediately doon na lang kayo magbabasa. Huwag na lang sa ibang Facebook accounts.